Hello everyone! Welcome back to my channel! At ngayon, kasama ko si... Eliza! At si... At ito! Rika! O, ayan! So, andito sa akin ang tatlong bibi! So, for today's video, susubukan natin ang VComb! VComb, yung nabili natin sa Lazada. At ito si Enen. Siya ang susubukan ko para sa video na ito. Okay, bubuksan natin. Dito natin ipapasok. Ito yung tinatawag na VComb capture filter. At ito ang laman niya. Ha ha ha. Yan. Yan ang laman. At dito natin ipapasok lahat ng head lice. Madlok kain. Madlok man. Kuging. Pinpukaw sa ako ni mama. Dala ko gawas ang kuto. Na gawas ang kuto dala. Ayan, nailagay na natin siya. At ito, kalimutan ipakit. Ito, nalagay siya. So, dito yung installment niya. See? Ayan. Oh, hindi na siya matanggal. Ayan yung comb niya. Diba? Oh, see? Wala may kutsin in. Ayan. At ilalagay natin siya dito. Tcharam! Ayan. Para, ano na? Ayan, ayan. Ayan! O, diba? Di na yan matanggal. Look. Ayan, diba? Kuto raman! Ah, sige. Ipakaunta ka. Narabay. Narabas itong mga ay bata din ha. Mga ay bata. O, tanawa na si ate. O, nahadlok din na si ate. O. Oh, nadlok din na si ate ni mo. Unsa ka ini? Magdakila. Unsa ang dati ka nga? Wag ani na box ate Ilay. Shappy, shappy, shappy. Ito ni bata ko ni Eya. You don't have to cry. Di naman kita aanoy ni. Saan dalagang Pilipina, yeah? Nadlok kayo si ate Ilay dahil nawala aman. Sa likod. Hangol man ni mo imong kuto. This is Lala and this is Cryer baby. Yung pen sa kuha mo oh, hadlok di ay. Hadlok. Hadlok day na ang. Wala na, nasulog na ang. O, nasa ilalom. Oh, wow! Very effective talaga! See? Tingnan natin. Thank you.
And tapos na po. Tapos na po yung ano. So, maya-maya ipapakita ko sa inyo kung may nakuha ba talaga siyang head lice. At very effective ba talagang paggamit ng VComb. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ibang mga head lice na nandito na huhulog. Sandali. Uy, magamit man ay yung buntik ang mama. So, ayun na po. So, kailangan na nating tanggalin ito. First is, tingnan natin ito sa outlet para hindi tayo makuryente. Yan. So, yan. Malungkot. Kanina, sobrang iyak ng iyak kasi ayaw niya talagang magpa-try nito kasi natatakot siya at first. Pero, kalaunan, naging okay na rin sa kanya. Parang nagustuhan niya. Gusto na nga niya. Ito, mami. Ito, dito. O, dito. So, ganun ang nangyari. So, ayan. At dito sa suklay, marami din ang hindi na ipasok. Ewan ko yung dumi or whatever. Basta may nakuha ko dito na hindi na siya na ipasok sa loob. Yan. As you can see, diba? Huh? Dumi ba yan? Or head lice? Look, oh. Kaya iwan ko kung nakikita ninyo. Okay, let's open it. Yan. Look, oh. Marami. Okay. Yan, may nakuha talaga tayo naman. Sobrang laki. Sobrang. I don't know kung very visible ba ito sa inyo yung maakit na yung iba sa itaas. Ikaw ni mami. Hayan, hayan, hayan. Meron talaga tayong nakuha. Hindi talaga. Meron talaga tayong nakuha. Ayan. I don't know, it's very visible for me. So, ayun na nga. Tapos na kaming gumamit doon. Tapos na nating na-try yung VComb. So, for me, okay, so, balik na tayo. So, kanina na-try natin yung VComb. So, napapansin natin yung iba, nahuhulog siya sa sahig. Kaya, I decided to get one piece of cloth na white para yung nahuhulog, doon natin siya na sa na ano nasa sala or ano ba Tagalog doon. So ayun. So kung nakikita ninyo, meron nga marami nga medyo marami-rami yung naipasok sa kanyang tinatawag na ano ba tawag doon, VComb capture filter. So doon sa filter niya, meron tayong nakukuha. Although, hindi lahat. Kasi yung iba nahuhulog kasi hindi talaga siya, hindi talaga siya gaanong na, ano ba tawag doon? Na, hindi talaga siya na vacuum. Na, tama ba yun? Pag-vacuum ng mga head lice na napunta dito sa kanyang comb. So, konti lang. Yung mga head lice, dito siya kasi pumapasok. Ito, kung makikita nyo dyan, ito dito. Dito siya pumasok, hindi siya dito, kundi dito siya pumapasok. Kaya, hindi malakas yung pressure ng pagka-vacuum, no? Kaya, ang nangyari, yung iba, nahuhulog na lang sa sahig. Tapos, yung iba, naiiwan dito. Lalo na pag dito, may nakuha ako kanina mga, siguro tatlo or apat na head lice na malalaki na dito lang siya naiiwan at hindi siya naipasok dahil siguro sobrang sikip niya dito, sobrang nakakapit talaga yung comb sa
kaya hindi siya naipasok directly sa kanyang tinatawag na filter. So, ayun na nga po. Okay naman siya gamitin. Kasi, yun na nga. Kahit hindi na ipasok natin sa filter, okay na rin kung gumamit tayo ng white cloth para kung sakaling hindi siya na ipasok, nahuhulog siya dun lang natin mailagay sa white cloth. Nasasala din natin siya dun sa white cloth. Kasi pagkasasahig, I don't know, mahirapan tayong hanapin lalo na pag ano, baka, ewan natin, wala naman silang pakpak. Baka, ewan, maliit lang kasi baka bigla lang na punta sa buhok natin. So, kailangan, I suggest na yung gumagamit nito, kailangan may white cloth para doon na lang natin ilagay sa lap natin at ikong. At the same time, siguro mas maigi na may protective clothing yung buhok natin para kung sakaling may maano siya sa hangin, hindi mapunta sa buhok natin para hindi tayo ma-contaminate or mapasahan ng head lice. Kasi hindi talaga natin alam kung saan ba talaga sila nanggaling. Diba? Wala talagang exact ano. Kahit sa science, as I research, tinitingnan ko siya sa internet, hindi talaga, wala talaga siyang ano, explanation kung saan nanggagaling yung head lice. So, isa na doon, kailangan natin talaga yung bata or tayo mismo para hindi tayo mapasahan ng head lice. Kailangan maligo tayo araw-araw. Syempre, kailangan malinis yung buhok natin kasi so ganun na. So thank you for watching and please don't forget to like, comment and subscribe. Thank you for watching.